player ng Barangay Hinebra na malaki ang tiwala ni Coach Tim Cone na maaaring magpanalo sa last game nila kontra Meralco Bolts. Sino nga ba ito mga ka-idol? Yan ang ilan sa mga alamin natin sa videos na ito. Tila nga painit na ng painit at nanganganib ang Barangay Hinebra ngayong season at maaaring hindi na nga makapasok kung sakasakaling ang hindi nila matalo itong Meralco Bolts. Pressured para sa Barangay Hinebra ang last chance na ito dahil sa unang pagkakataon hindi sila makakapasok kung sakali sa playoff. Kung kaya't ang natitirang oras nila mga ka-idol ay ang walang sawang paalala nito si Coach Tim Cone about sa goal ng Barangay Hinebra na makuha ang Grand Slam. At base nga sa ating nakikita mga ka-idol, tila nga may problema ang Barangay Hinebra at tila humihina nga ang performance nito. Kung kaya't maraming nagsasabi mga ka-idol na mahihirapan nga ang Barangay Hinebra na makapasok ngayong playoff, lalong-lalo na at Meralco Bolts pa ang makakalaban nila para makapasok sa playoff. Na alam naman natin mga ka-idol na hindi rin talaga papatalo ang Meralco Bolts, lalong-lalo na at nasa second spot nga sila sa ranking ng PBA. As an update para sa PBA Season 46 standing, nangunguna nga dyan ang Tropang Giga. Sumunod ang Meralco Bolts na makakalaban ng Barangay Hinebra. Ang pangatlo nga ay ang Magnolia Hotshots, San Miguel Beermen, Rain or Shine, Northport Batang Pierre, NLEX Road Warriors at Barangay Hinebra. At itong mga nasa bottom 3 mga ka-idol ay ang Phoenix Super LPG, Tira Firma at Alaska Aces. Habang eliminated na nga ang Blackwater Bossing at sa natitirang laban nga mga ka-idol, yan nga ang NLEX kontra Meralco, San Miguel Beermen kontra Alaska, Meralco Bolts kontra NLEX and Hinebra, Northport kontra Alaska, Hinebra kontra Meralco, Alaska kontra San Miguel and Northport. Napagkatapos ito mga ka-idol ay malalaman na natin kung sino nga ba ang mga papasok sa playoff. After nga na ma-eliminate na ang Blackwater Bossing mga ka-idol, pinalitan na nga ng Blackwater Bossing ang kanilang coach at naghahanda na rin para sa susunod na season. Sabi nga sa ating source mga ka-idol, new Blackwater coach Ariel Vanguardia wants to do exit interview starting with Basser Amir. Newly installed Blackwater coach Ariel Vanguardia sees the value of having a steady point guard, particularly in a less talented team like the Bossing. At sa pagpasok nga ng bagong coach ng Blackwater mga ka-idol ay excited na ito na pag-usapan ang mga plano ng Blackwater para sa susunod na season. Kung saan nakikita ng bagong coach ang kakulangan ng Blackwater Bossing pagdating sa practice at performance na ipinapakita nila. At para naman sa Northport Batang Pier mga ka-idol, kung saan naging usap-usapan nga ang pagtanggal nitong si Coach Pido kay Greg Slaughter nung huling laban nila sa Magnolia Hotshots na sana'y makukuha na nga ng Northport Batang Pier ang pagkapanalo kontra Magnolia Hotshots. At sabi pa nga ni Greg Slaughter, our ultimate goal is to win a championship. Sabi pa nga dito mga ka-idol, Slaughter said, Northport is all about winning and the defeat to Magnolia only fuel their desire for achieve more for the team. We are just a team that wants to win, said Slaughter. A lot of frustration last time, anytime you lose, but that make us hungry for the next game. We trusted each other, we trusted Coach Pido and pulled it together and move on to the next one, Slaughter said. When asked about this ultimate goal, Slaughter said, win a championship. Iba din talaga mga ka-idol ang ipinapakitang dedikasyon nitong si Greg Slaughter para maipanalo ng Northport Batang Pier ang season na ito. At isa rin sa goal ni Greg Slaughter mga ka-idol ay ang patunayan sa Barangay Hinebra kung gaano siya sinayang nito. Ayon nga sa statement nitong si Coach Pido mga ka-idol, sabi niya dito, I'm very apologetic to Greg and to the rest of the team, said the veteran mentor who pulled out the 7-foot slot man with 2.6 ticks left that gave Hotshots enough leeway to execute the game-winning play. We patch up things. Na kung tutuusin mga ka-idol ay may papanalo na sana ng Northport Batang Pier ang laban kontra Magnolia Hotshots. At dahil nga sa pagkakamali nitong si Coach Pido sa buzzer beater ay nasungkit nga ng Magnolia Hotshots ang pagkapanalo nila laban dito sa Northport Batang Pier. At sabi rin ni Coach Pido para sa mga bashers niya, sa mga bashers ko, mga haters ko, kung ano-ano ang mga pinagsasabi niyo sa akin, I played for 17 years, I coached for 12 years, never ako na-involved sa kung anumang anomalya. Kaya kayong mga haters at bashers ko, bahala ng Diyos sa inyo. I love you all.
At para nga sa tumitinding mga natitirang last game para sa elimination mga ka-idol, sinabi nga sa ating source, wild race up for remaining quarterfinals berths. It is going to be a wild and woolly race for the final quarterfinals berth of the PBA Philippine Cup. Defending champion Barangay Ginebra is in the mix of things and so are three other teams in Alaska, Phoenix and Tira Firma. Per PBA chief statistician Fidel Mangonon III, if a four-way tie does occur among Ginebra, Alaska, Tira Firma and Phoenix, the Kings and Aces will be eliminated, leaving the Fuel Masters and DYIP battling each other in a playoff for the last quarterfinals berth. But if either Ginebra and Alaska or both get to sweep their remaining games, the playoffs door will be shut on Phoenix and Tira Firma. The two scenarios are just many of the possibilities that could happen entering the final stretch of the elimination this week. So far, already assured of advancing in the next round are the top seed TNT Tropang Giga, Meralco Bolts, Magnolia, San Miguel Beermen, and Rain or Shine. NLEX and Northport are contesting the number 6th and 7th slot by virtue of better records both with 5-5 compared to other teams at the bottom end of the standing. Only Blackwater has been out of the running for the playoffs after losing all of its 11 game in the elimination round. May pag-asa pa rin naman makapasok ang Barangay Ginebra sa playoff, ngunit napaka-complicated nga ng pagdadaanan nila lalo't lalo na at ang makakalaban nga nila ay ang Meralco Bolts kung saan isa sa pinakamalakas na team ngayong season. At bago natin ipagpatuloy mga ka-idol ay nais ko munang bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Kasama pa rin natin ang ating ka-idol na si Ruel Palero at shoutout din sa CCAC Alabang Muntinlupa sa mga guard na naka-duty na sina SG Kaintik, SG Sabar, SG Puras at Security Officer Kabasag. Mega shoutout sa inyong lahat dyan and thank you so much for watching. Hindi rin naman papauli ang ating ka-idol na si Tony Carmen. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating gwapong ka-idol na si Abe Abella. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin naman papauli ang ating ka-idol na lagi nanonood ng ating vlogs na si Kindus Lucanias. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Kasama rin natin ang ating ka-idol na si Arnold Salazar all the way from Tarlac City. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Andyan din ang ating gwapong ka-idol na si Matt Bunagwa. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Makuha nga kaya muli ng Barangay Ginebra ang titulo ng pagkapanalo ngayong season? Lalo't pressured sa kanila ang makapasok sa playoff papuntang finals. Ngunit usap-usapan nga mga ka-idol na may bagong lineup ang Barangay Ginebra kung saan magiging mas malakas ito kontra Meralco Bolts. At may sinasabi din itong si Coach Tim Cohn na inaasahan niyang bigma ng Barangay Ginebra na maaaring maging susi para makapasok sila sa playoff. Sabi pa nga ni Coach Tim Cohn, "This is the biggest challenge to my coaching career. That's why I accepted to become Ginebra's coach to prove how good I am." Isa rin talaga si L.A. Tenorio sa Barangay Ginebra player kung saan napakalaki ng tiwala nitong si Coach Tim Cohn. Ngunit sa pagkakatong ito nga mga ka-idol ay may bago siyang pinagkakatiwalaan at ito nga ay ang bagong bigma ng Barangay Ginebra na si Christian Standhardinger. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, "We just have to keep him aggressive and keep him loaded with our system. We think the more he plays with us, the better he's gonna be. The better we're going to be. I think that's really the key." At para nga kay Coach Tim Cohn, si Christian Standhardinger ang isa sa susi para makapasok ang Barangay Ginebra sa playoff papuntang finals. Ngunit napakaraming ang bashers nitong si Christian Standhardinger kaya't sinagot niya rin ito. Sabi nga niya, "No matter how good I am, someone will always be against me, but I never let them be the limit of my success." At isa rin paraan sana para magtagumpay ang Barangay Ginebra mga ka-idol, sabi ni Coach Tim Cohn, "I think bringing an import who was one of the biggest reason for winning the championship last season is certainly no-brainer." At yun nga ay tinutukoy niya ay itong si Brownlee. Malaking tiwala nga ang ibinibigay nitong si Coach Tim Cohn para kay Christian Standhardinger kung saan isa nga sa malakas na player daw ng Barangay Ginebra. Dagdag pa nga ni Coach Tim Cohn, "I think Christian will come in and step in to us and play the perfect role for us that we need him to do." Kung kayo ang tatanungin ko mga ka-idol, naniniwala ba kayo
na itong si Christian Standhardinger ang susi ng Barangay Ginebra para magtagumpay sa laban? At tama nga ba na nakuha ng Barangay Ginebra itong si Christian Standhardinger kapalit itong si Greg Slaughter? At para sa inyo, saan nga ba nararapat na team itong si Christian Standhardinger? At sino nga ba ang karapat dapat na maging first five ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na sa last game kontra Meralco Bolts? Kung ano man ang inyong kasagutan, question, advice, suggestion, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.